Magandang araw po sa inyong lahat. Masaya po ako at nakasama ko kayong muli para sa ating Kingdom Devotion. Ang mensahe po natin ngayon ay mababasa natin in the book of Colossians, chapter 2, verse 20 hanggang 23. Ang sabi po rito sa magandang balita, Biblia, kayo ay namatay ng kasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alintuntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alintuntunin tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin yon? Ang mga ito ay utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Sa biglang tingin, tila nga na makakabuti ang ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman. Dito po, kausap ni Pablo ang mga taga-Colossae at tinatanong niya kung bakit pa sila sumusunod sa mga alituntuning gawa lamang ng tao. Na kung saan ang luma nating sarili ay kasamang namatay kay Kristo at hindi na dapat tayo namumuhay ayon sa buhay dito sa lupa. Dapat po mas tuunan natin ng pansin ang mga bagay na dapat nating gawin. Tulad po ng sinasabi sa Matthew chapter 22, verse 37 hanggang 39, ang sabi po rito, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ibigin ang iyong mga kapwa ng gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At sa pamamagitan po nito, matatanto natin na sa biyaya ng Diyos lamang natin makakamtan ang kaligtasan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami dahil patuloy niyo po kaming tinuturuan upang hindi kami malayo sa inyo. Dalangin po namin na patuloy niyo pong bigyan kami ng pangunawa upang hindi kami makuluhan sa anumang kasinungalingan na sinasabi ng mundo. Mahal po namin kayo, Panginoong Jesus. In your name we pray. Amen.